What's up guys? It's AC Ate. Kumusta na? Welcome back to my channel. Today, pakikita ko sa inyo kung ano ang pinaka-easiest way o madaling way na ilipat ang mga data nyo or files nyo sa dati nyong phone sa bago nyong phone. Okay? Is that make sense? Okay, let's get into it. So as you can see, nag-upgrade ako and gusto kong i-transfer yung files ko sa old phone ko sa aking new phone. So make sure na fully charged or at least may sufficient battery kayo para at least pag tinatransfer nyo hindi mawalan ng battery at masira yung connection or mawala yung connection. So what we need to do is open up or switch on your new phone, and then from here you can just swipe up. So makikita nyo agad, sinasabi, set up new iPhone. Sorry, my hands are shaking. So, i-continue nyo lang. Once you swipe it at malapit na siya sa isang phone, napakadali, it will read each other para silang ano, meron silang telepathy. Telepathy? Anyway, so ang gawin nyo is like, hold your new iPhone up to the camera. So, i-hold nyo lang na ganyan. Oops. Which is like that, and then it will start setting up. Tapos sasabihin niya finish on new iPhone. So i-enter ko na yung passcode ko. Enter passcode of your other iPhone. So yung password mo dito o yung passcode mo dito itatype mo lang. In-enter ko na yung passcode ko. It says here it may take a few minutes to activate your phone. So hintayin lang natin. And the most important thing that it says here is like, keep your iPhone near to your new iPhone while your information is being transferred. So after that one, makikita nyo may lalabas na Face ID. So i-detect nyo lang. Actually guys, never pa akong nakagamit ng iPhone or phone na may Face ID. Ngayon ko lang gagawin to. So what you need to do is like, you press get started, and then ilapit nyo lang sa face nyo, which is, you do that. Oh, this is exciting guys. First, face ID complete. Tapos press nyo lang yung continue, then you do one again. Hindi ko alam kung dapat ba laging ganito yung buhok ko pag inaano ko. So, face ID complete. Natapos na yung face ID. Nawi-weirdan pa ako sa face ID kasi never kong ginamit before. So, and after that, it says transfer your data. You can directly transfer your data during the setup or finish downloading it later. So, pwede mong transfer from iPhone or download from iCloud. So ang gagawin natin, transfer from iPhone. And it will take about, sabi, an hour or something. So it's telling you to set up iMessage and FaceTime. So iMessage and FaceTime, di ko masyadong ginagamit yun. So kung gusto nyo, pwede nyo i-continue or not now. Location services, enable. Siri, continue. So, i-set up ko yung Siri dahil lagi kong ginagamit to. So, I just go with the process. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, send the message. Hey Siri, what's the weather like today? Hey Siri, set a timer for 3 minutes. Hey Siri, play some music. That's good. So Siri is ready. And you just press continue. Press and hold the side button to talk to Siri anytime. So kung gusto nyo, i-press nyo lang yung side button and slide it. And you can start talking to Siri. Share audio recording, share with Apple. So app analytics,
if you wanna share it, you can press share, or otherwise you don't have to. And it says download and install. Okay, press that and agree. And mag-a-update yan, it will take a few minutes. And I will get back to you pag na-update na siya. And we'll continue on the video. So now we're back. It took me about 25 minutes to transfer everything. And then when it's finished transferring, makikita nyo yung bago nyong iPhone. It's already ready for you to swipe up and to unlock. So when I need to unlock it, obviously I need to put my passcode. Okay, so it's reconnecting now. We just need to wait. And it's saying preparing to transfer. So yung kanina is like a setup. So now sinasabi niya it's preparing to transfer. So maghihintay na naman tayo ng mga few minutes to transfer, and we'll be back once again later. So as you can see guys, sinasabi dito it takes about 1 hour, tapos nabawasan siya ng 35 minutes. So it's pretty quick. Okay guys, pagkatapos ng 45 minutes, natapos na at nakumpleto na ang transfer from my old phone to my new phone. Okay, meron ka ring notification dito na sinasabing kompleto na yung transfer, at ina-advise din nila na i-gawin mo ng factory setting kung i-erase mo yung buong content ng phone mo para hindi rin mabura sa bagong phone. Kasi at the moment, kung makikita transfer yung mga dati kong apps sa luma kong phone sa bago kong phone, pati yung mga text messages nyo, yung mga email nyo, kung na-set up nyo lahat yon, malilipat na lahat dito, pati yung mga Apple Pay, lahat ng mga password mo. So hindi advisable kung gusto nyo magbura ng mga photos sa luma nyong phone, hindi advisable na i-erase nyo siya ng isa't isa. So that's why yung kanina, yung pinakita ko sa inyo, mas maganda i-factory setting nyo para hindi maapektuhan ng bago nyong phone. At yun guys, malapit na siya. Like I said, kung anong mga apps ang nandito, matatransfer rin sa old phone. And that's the easiest way na hindi nyo kailangang ilipat lahat ng mga apps nyo, lahat ng mga password, lahat ng contacts nyo manually. Nandito lahat. If you check, lahat ng mga contacts ko nandito, at kung ano yung mga recent call ko nandito rin. So that's how you transfer your data or your files sa luma nyong phone sa bago nyong phone. It's probably gonna take me a few minutes to update all the apps, but that's depends sa data nyo kung gaano kabilis yung data nyo. And guys, bago natin tapusin ang video to, kung may natutunan kayo dito at nagustuhan nyo yung video, please like, share, and comment. And subscribe na rin kayo sa channel ko. Meron din akong bagong video about the unboxing of the iPhone 12 Pro. Panoorin nyo yun. Lalagay ko yung link down below. Hi guys! After 30 minutes, nakikita nyo naman na kompleto na lahat kung ano yung mga apps na nandito ko na sa kabilang phone. At hindi ko na kailangan pang ilipat pa or ilagay muna yung SIM card bago ko i-transfer lahat ng mga data. You can do that later on, that put your SIM card sa bago nyong phone, but it's not necessarily to do in this transfer. Hindi nyo kailangan para sa transfer na to. And as you can see guys, parehong pareho. At the moment, it's still waiting to update all the other apps, but it's completely ready to use na. Makikita nyo yung iPhone iOS 14, which is already updated. Ito na yung itsura niya. And that's about it guys, and hopefully I see you on the next one. Peace.